What is your priority? Running as a mayor or seeking the truth for your father? Hustisya po para sa papa ko. Kaya so, kong talikuran yang politika. Yun ang nag-joke sa akin kung bakit ako lumutang dito sa Quadcom. Walang halong politika po ito, kundi ang hustisya na makamit naming pamilya sa aming ama na pinatay na parang hayop. Magandang gabi mga kabalitaan! Panoorin ang latest headline Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. May ask, Pedea, how was the late Mayor Rolando Espinosa and Kerwin Espinosa described in the original list of the war against drugs? Ano po ang naka-describe doon sa inyong files? Your Honor, in the original list, they were described as drug lords. Both of them? Yes, Your Honor. Okay. Now, Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol dun sa event sa tatay ninyo. Kasi, as your lawyers very well know, I consider them as hearsay. Kasi hindi first-hand information yung sagot mo sa akin. Di ba? And you can ask your lawyers. Tama rin po ba? Yes. Now, ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is doon sa inyong affidavit, sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni then Chief PNP Bato de la Rosa? Pakilinaw po yun. Sa Mr. Chair, sa pagkaintindi ko na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko, ang plano ay idiin ang mga taong binigay niya na pangalan, idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically, si Senator De Lima, Senator Laila De Lima, Peter Lim, Peter Co, Lovely Impal, yes, at General Luot. Dahil nung panahon na yon, nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa participation ni Senator De Lima sa illegal drugs doon po sa Bilibid. Tama po ba yan? Yes po. Yes, tama. Now, noong panahon na yon, yung driver ni Senator De Lima nagtago, di po ba? At na eventually nahuli. Oh, taba po yun, Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, dinala ka rito sa Camp Crame, doon kayo nagkita ni Mr. Dayan? Hindi po kami nagkita, Mr. Chair, through cellphone lang po kami nag-usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanino pong utos? Kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ni General Dalaro? Mr. Chair, mag-usap daw po kami, Mr. Chair, ng tungkol doon sa mga date na binanggit namin at sa mga lugar na nangyari, kung saan nangyari, kasi hindi nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon. Bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan? Para siguro, Mr. Chair, na kapaniwala ang isang senaryo. Kasi kayo po ay resource person dun sa Senate hearing? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anyway, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na
based on reports during that time, shoot them if late mayor son or son resist arrest. Nalaman mo rin ba ito? Opo. Yun din ang dahilan na hindi, ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na po sila basta musukol. At nalaman mo rin ba na si Gerald De La Rosa, who was then the chief PNP, ay nagbigay ng shoot on sight order laban sa iyo when he stated in a news article, De La Rosa to Abuera Mayor San, surrender or die? Yes po, Mr. Chair. Yung tatay po ninyo sumuko sa authoridad noong August 2, 2016. Tama po. Tama po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5, patay po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. Anyway. Now, meron ding ang happy nung Abuera noon ay si then Major Jovi Espinido. Yes po, Mr. Chair. At alam mo rin ba na pinagre-resign niya yung tatay mo? Panahon na yun? Oo. Na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na bumaba sa kanyang pagka-mayor. Mag-resign na daw. And there was also a raid conducted on your parents' house, which allegedly yielded 88 million worth of shabu. Yun ang nakalagay sa report ng mga pulis, Mr. Chair. So, alam mo na nangyari yun? Opo, Mr. Chair. Meron ka bang naging girlfriend na Ana Lu Laguno? Naging asawa ko po iyon si Ana Lu Laguno po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail po. Naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo, doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And naging asawa mo siya. Ano naman ang kaugnayan yung dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz, na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas? Pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan nyo dalawa kay Jeffrey Diaz alias Jaguar, a drug suspect allegedly killed in Las Piñas? Yung asawa ko po, Mr. Chair, may relasyon, parang naging girlfriend, naging kabit ni Jaguar Diaz po, Mr. Chair, sa panahon na yun. At iniwan ako. Oh, naghiwalay kayo at sumama kay Mr. Diaz. Anyway. Opo, Mr. Chair. Aha. Doon din sa panahon na yon, nung kayo po ay nasa kustudiya ng ating otoridad, sinisigaw mo nung panahon na yon na you will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng drug watch, ang description po sa inyo ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA kung ano ang meron o saan ka nakakategorize kayong mag-ama. Sabi nila, drug lord. So, pero nung ikaw ay nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven na sasabihin mo ang lahat, pero hindi ka drug lord. Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ka ron? Opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord dun sa original list ng war on drugs? Hindi ko alam, Mr. Chair, o baka may gustong ma-promote at sa politika din na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord. Pero naging isang addict ako. Naging drug user ako
22 years ago. Naging drug addict po ako, pero hindi po ako drug lord. Yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo, binawi mo lahat yung sinabi tungkol kay Senator De Lima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo, yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi. Tama? Tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi at paano ibinigay yung pera ng tatay mo, kami Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yes. Thank you. Kerwin, ano bang negosyo ng pamilya nyo sa Albuera? May hotel po kami, Mr. Chair. Hotel? Hotel po. Pwede bang sa inyo yan? Sa inyo yan? Kayo may-ari mismo ng hotel? Opo. Pamilya nyo lang o may pamilya, mga kasosyo kayo? Pamilya namin po. Pamilya lang. Sige. Colonel Marcos is ready here. Please proceed. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Colonel Marcos? Yes, sir. How long have you been in the service? Bali, nag 30 years, sir, nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Gusto mo pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. 16, kaya kung nga tinatanong sa'yo, ikaw dapat nakakaalam kung ilang taong ka na sa CIDG. 8 years, sir. 8 years. Continuous yun or may break? Continuous naman po, sir. Except nung na-restrict, CIDG pa rin naman ko nung restrictive custody ako. Pero until sa time na nakulong kami for 4 months, pero ano kami, sir, naka automatic leave of absence, pero CIDG pa rin yung unit namin. Gerald Torre, is Gerald Ernia present? Kindly please take your seat. Have you taken your oath, Sidney? Not yet, Your Honor. I'll kindly take your oath. Come sit. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you. Come sit. Gerald Ernia, how long should a police officer stay in a certain position pursuant to your rules and regulations? In our existing policy, Your Honor, for key positions like CIDG, as regional chief, the maximum tenure is 2 years, Your Honor. That's the maximum. But you maximum, can relieve, you have been relieving people even if they've stayed there in that position for only 1 year. That's possible, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening, yes. Your Honor. Hindi, huwag mong sabihin na it's possible kasi ginagawa ninyo eh. Tama po ba yung narinig ko na nag-file po kayo ng COC for mayor ng Albuera, Leyte? Yes po. Mr. Chair. Bakit niyo po naisipan na ngayon lumabas o magsabi ng katotohanan, lalong-lalo na rito sa Quadcom? Siyempre, panahon ng eleksyon ngayon. Baka naman po mamaya isipin na ginagawa niyo ito para sa election campaign o sa media mileage. Ginagawa ko to na lumutang dito sa Quadcom kasi napanood ko marami nang lumutang na mga biktima sa EGK, na marami nang naglakas na loob na isiniwalat
ang mga hinanaing nila sa pangyayari ng patayan sa ating bansa sa AGK. Yun ang nag-udyok sa akin kung bakit ako lumutang dito sa Quadcom. Walang halong politika po ito, kundi ang hustisya na makamit naming pamilya sa aming ama na pinatay na parang hayop. Mr. Espinosa, bakit naman po parang ang sobrang malas po ninyo ng inyong pamilya? Ano po ba ang naging motibo para ilagay ang inyong pangalan ng iyong ama at ikaw sa listahan? Kasi hindi po kami supporter ni Presidente Duterte nung kapanahonan na tumakbo ang papa ko. Tingin mo yun ang naging dahilan, Mr. Chair? Sa tingin ko, yun ang dahilan. Kasi maraming mga biktima na hindi supporters niya, ganun din ang nangyari. Mr. Chair, may nabanggit ka na abogado ng tatay niyo nung humingi siya ng tulong dahil nasama siya sa listahan ng dating Pangulong Presidente Duterte. Sabi niyo, kinonsulta ninyo ay isang Attorney John Ungab. Tama po ba? Tama po. Ito po ba yung Attorney John Ungab na pinatay noong February 20, 2018? Saan napatay po? Sa Cebu. Sa Cebu po. Pinatay po ba ito? Oh, yan po. Tama po yan. At yung piskal na si Mary Ann Castro, siya rin ba yung Mary Ann Castro na pinatay noong January 17, 2019? Opo. Thank you. Lahat ng tumulong sa amin, pinapatay. Pati si Attorney Bato, may isa pa na abogado na pinatay din sa Tacloban. Sinong Attorney Bato ito? Kasi baka mamaya magkaroon tayo ng confusion eh. Rogelio Bato. Ang family name niya ay Bato. Pinatay din sa Tacloban. Sino tingin mo nagpapatay sa kanya? Siguro mga nasa matataas na pwesto yun. Okay. Kasi ipinagtanggol ang karapatan namin. Gusto nilang wala sigurong magtanggol sa amin. Kaya lahat ng tumulong sa amin, patay. Sa Commission on Human Rights, meron bang mga na-file sa inyong kaso na sa EJK noong panahon ng drug war sa inyong komisyon? Yes, Your Honor. There were EJK cases filed before the Commission on Human Rights 2016 to 2022. Pwede po bang makahingi ng description ng mga kasong na-file sa inyo regarding sa EJK? Yes, Your Honor. Mula noong July 1, 2016 to June 30, 2022, meron po kaming kaso na naitala o na-file sa Commission on Human Rights na may total na 3,937 cases of EJK-related incidents. Ang number of victims po sa mga kasong ito, drug-related cases rather, Your Honor, number of cases again is 3,937. Ang number po ng biktima ay 4,575. Ang mga lalaking biktima po ay 4,453. Ang babaeng biktima po ay 122. May mga kabataan din po, 29, no? Minor de edad. At yung unidentified assailants ay 1,704 po, Your Honor. Doon ho sa mga na-file ng kaso, Commissioner, ilan ho ang membro ng PNP? Ito po, Your Honor, yung datos po namin, allow me to clarify respectfully, Your Honor. Ito po ay final po ng mga biktima or moto proprio nung nakaraang komisyon. Security officials or officers that are accused. Iba-iba pong personalidad, Your Honor. Okay. Ano po ang naging aksyon ng komisyon relating sa EJK report
na iyong mga binanggit. Ano yung naging resulta ng inyong aksyon? Honorable Chair, nung nilabas po ito nung April 2022, ang report na po ito ay nakarating sa lahat ng concerned government offices kasi kasama po sa report na ito ang mga rekomendasyon doon sa mga affected government offices. Ano yung mga naging recommendation ninyo? Overall, the CHR finds that the government has failed in its obligation to respect and protect the human rights of every citizen, in particular victims of drug-related killings. It has encouraged a culture of impunity that shields perpetrators from being held to account. It must be emphasized that the CHR supports campaigns to combat the effects and proliferation of dangerous drugs. But it reminds the state that such measures must be coupled with a strong drive to promote due process, equal protection, full accountability, and the rule of law, thus fulfilling its fundamental duty to uphold the rights and dignity of all, Your Honor. Kayo po ay nailipat lamang sa CIDG Region 8 noong July 2016 sa utos ni Senator sa utos ni Chief PNP Bator de la Rosa, tama po ba? Not presumptively, sir, because he was the Chief PNP, but the orders was issued by DPRM. Nung naupo po kayong CIDG Chief, kayo po ay na-dismiss ilang buwan lamang pagkatapos ninyo malipat sa CIDG 8 matapos ang involvement ninyo sa pagpatay kay Alberta Leyte Mayor Rolando Espinosa at drug suspect na si Reul Yap. Tama po ba? Yes, sir. It was part of the procedure of the PNP. If you are under investigation, you will be put in the holding center to pave way to the investigation. Paano nagkaroon si Mayor Espinosa ng violation sa batas na ito habang nakakulong siya sa loob ng kulungan? The Espinosa Group, sir, was monitored as their illegal trade since my knowledge in 2015 pa po. Kasama po sila sa drug list ng PRO8. Nung nasa personnel pa po ako naka-assign. Hindi pa po ako na-assign ng CIDG. Nandiyon na po sila. They were already monitored. Pero nung during that time na nakakulong na po siya because virtue of warrant of arrest na wala pong bail, they continue their drug trade. We keep on monitoring. Hindi man po ang trabaho po ng PNP, hindi pwede perke nakakulong na po yung tao na involved sa drugs, is we stop monitoring. Okay. Normal po ba na nagsiserve ng warrant of arrest sa kulungan? Mr. Chair, I cannot answer a definite yes or no on that because ang trabaho lang po ng police is mag-apply po ng search warrant. Pag pinaprove po ng judge, implement po namin. Hindi, tinatanong ko nga po kayo, normal po ba na nagsiserve ng search warrant sa loob ng kulungan? Yes or no po? Normal po ba ito? If there is a compelling reason, sir, yes. So that the time that we applied, yes, sir. So meron kayong mga nabalitaan na ginawang ganito ang kapulisan sa ibang lugar? Mayroon na po mga nabanggit, sir. Mayroon din nga po sa MPD, sariling opisina ng Manila Police, inapplyan ng search warrant. Alam niyo po ba kung anong batas o regulasyon na nagsasabi na kailangan mag-issue ng search warrant sa kulungan? Meron bang batas na ito? Wala po ako nalalaman, sir. Wala kayo nalalaman? Opo, sir. Pamilyar po ba kayo sa mga search warrants? Yes po. We have applied several search warrants already, sir. Ang search warrant po ay mahalaga sa due process ng isang tao dahil sinisiguro nito na limited lang ang search na nakalagay sa warrant ay walang abusong magaganap sa mga tao o subject, di po ba? Tama po, sir. Naniniwala po ba kayo na kailangan ng search warrant para sa isang nasa loob ng kulungan na kahit wala naman talaga silang tinatawag na expectation of privacy? If there is a compelling reason as we justified to the judge so that the search warrant will be approved, yun po ang ginawa namin, sir. Hindi po ba meron namang regular inspection na ginagawa sa loob ng kulungan as a matter of procedure para i-check ang mga gamit na nakakulong
kung may mga illegal na bagay silang ginagawa sa loob ng kulungan? Normal po yun sa isang jail facility. Trabaho po nila yun, sir. So bakit kayo kailangan na mag-serve ng search warrant kung meron naman pala ganun? Because we have a reason to believe that already the jail guards, some of the jail guards were already involved. So meron mga reports sa inyo na yung jail guards involved sa illegal na gawain? Yes, sir. Kerwin, you are testifying now under oath that yung mga sinabi mo sa Senado, some of those were not true because you were under duress. Am I correct? Yes, well, Mr. Chair. And including on those testimonies, if I'm not mistaken, a while ago, I was able to find out kay Colonel Marcos that in the Senate, you mentioned 3 million and here you mentioned 4 million. Is that correct? Ang sinabi ko sa Senate, 4 million. Hindi 3 million? Hindi. So, hindi po, Mr. Colonel Marcos is lying. Wait, Colonel Marcos is lying. Opo. So, Colonel Marcos, you are under oath. You are lying under oath in here. Yes, sir. I have a record here on the Senate proceedings. Nakasave po sa cellphone ko. Ang sinabi niya, 3 million. Dalawang 1.5 million. Hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chair. Will you confirm that, Kerwin? Basta ang sinabi ko sa Senado, 4 million. Can you kindly submit to that to us? Para at least test the credibility. Nandito po, sir. What we wanted to find out in here is that we want to test the credibility of all the resource persons that we are inviting. We are not telling you, Kerwin, that the totality of your affidavit is wrong right now in here. But we wanted to find out the veracity of all those statements that you have mentioned. Because the credibility of this Quadcom is at stake in here. And that's the reason why we wanted to know yung validity na lahat ng sinasabi mo. Considering also that you have filed your certificate of candidacy to run for the mayor of Albuera, di ba? Opo, Mr. Chair. And at the same time, the reason why you appear in this hearing is to seek justice. Yes po, exactly. What is your priority? What is your priority? Running as a mayor or seeking the truth for your father? Justisya po para sa papa ko. Kaya so, kong talikuran yung politika. So in other words, in seeking the truth and to prioritize in finding out the truth about the death of your father, you're willing to not to run anymore? Yes po. So, are you willing to withdraw your... I am willing to withdraw. Because hindi mo kami masisisi dito, Kerwin, kung mag-iisip kami na may halong politika ang lahat ng ginagawa mo. So mamaya malalaman natin yung veracity ng sinasabi ni Colonel Marcos. Meron kang na-dismiss na mga kaso sa drugs, ano? Yung two drug cases mo, the reason for the dismissal, demurrer to evidence. Am I correct? Yes po. At yung kaso mo sa money laundering cases filed against you, meron, di ba? Meron po akong kaso sa AMLA. At ang sinabi na 5 billion. Yes. Kahit itanong po sa AMLA, hindi, walang ganong pera. Mm-mm. So may pros and assets ka ba? Ha? May na-freeze na asset during the course of the investigation? Kasi you are under investigation on the money laundering. Mm-hmm. So, may na-freeze bang asset sa iyo? Meron po. How much? Walang cash. Mga property lang po. What is the worth of the properties that was frozen? Properties, land, at bahay, at sasakyan lang po. Hindi gano'ng kalakihan yung mga lote na na-freeze. Opo. And even wala po akong lote na malaki. Wala kang lote na malaki. At yung company na sinasabi ni Colonel Marcos a while ago, na merong mga dummy na under a certain corporation, you deny it. Wala pong katotohanan yan. Sige, AMLA. Mr. Chair. Salamat, Kerwin. Andito ang AMLA, di ba?
Will you concur to this statement that he delivered? That is correct, sir. There were there was a freeze order issued against Mr. Espinosa, and there were also criminal cases filed against him.